The crisis is very, very clear. COVID-19 is spreading all throughout the country, including the Philippines. Maligayang panonood mga kaibigan. Sa panibagong episode na ito ay tatalakayin natin ang isa sa mga panibagong krisis na kinakaharap ng ating bansa at maging sa buong mundo. Ito ang COVID-19 o Coronavirus Disease 2019. Tatalakayin natin kung saan at paano nagsimulang kumalat ang panibagong virus na ito. At ilalahad ko rin sa inyo ang mga hakbang na dapat nating gawin upang maiwasan pa ang pagrami ng mga biktima. Batid ko rin na maraming nalilito sa totoong pangalan ng virus na ito. Coronavirus ba? NCOV-19 o COVID-19? Isa yan sa ating bibigyang linaw sa ating talakayan ngayon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito at hilig mo ang mga gantong klaseng talakayan, ay mag-subscribe na at hit the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong upload sa channel na ito linggo-linggo. Una nating tatalakayin kung kailan, paano, at saan nagsimula ang virus na ito. Ayon sa masusing pananaliksik ng mga scientists ukol sa virus, ay lumalabas na sa Wuhan, China nagsimulang kumalat ito, at ang unang kaso ng COVID-19 ay naitala noong November 17, 2019. Pero lumipas pa ang isang buwan bago ito opisyal na madiskubring bagong virus. Ang Wuhan ay malaking capital ng Hubei, probinsya ng China. Nagsimula raw ang outbreak sa isang wet market ng Wuhan, kung saan may kalakalan ng mga exotic na hayop na ginagawang laman tiyan ng mga Chino. Klase-klase ang mga exotic na hayop ang ibinebenta dito. At ayon sa isinigawang pag-aaral, ang pangunahing carrier ng virus na ito ay ang mga paniki at maaring napasan ng mga paniki sa mga hayop doon. Maraming spekulasyon o conspiracy theories ang nagsilipana hinggil sa outbreak ng virus na ito. May iba rin nagsasabi na ang virus na ito ay bioengineered. Ang ibig sabihin ay sinadya ng tao para gawing bioweapon. Pero ang mga hakahakang ito ay walang konkretong basihan para ito'y paniwalaan. Maging maingat at mapanuri sana tayo sa mga fake news at mga maling impormasyon na maaari niyong mabasa hinggil sa virus na ito. Ngayong alam na natin kung saan nagsimula ang bagong virus na ito, susunod nating tatalakayin kung ano talaga ang coronavirus at ang pinagkaiba ng NCOV-19 sa COVID-19 at ano naman ang SARS-CoV-2. Maraming ng klaseng coronaviruses ang naitala sa mundo. Ang pito sa listahan ang kabagbago lamang na SARS-CoV-2 o Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Ang mga coronaviruses ay zoonotic virus, meaning ito ay isang uri ng virus na naipapasa ng mga hayop sa mga tao. Ang pangunahing carrier ng virus na ito ay ang mga paniki at di kalaunan ay naipasa na sa iba pang mga hayop. Tulad ng camels na nagdudulot ng Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus o MERS-CoV. Tinawag silang coronavirus dahil kung titignan na maigi sa microscope, ang kanilang itsura ay mahahalin tulad sa isang crown na may spike. Ang crown sa Latin na salita ay corona at dun binasi ang kanilang pangalan. So ano nga ba ang pinagkaiba ng NCOV-19 sa COVID-19 at SARS-CoV-2? Ang NCOV-19 ay nangangahulugang Novel Coronavirus 2019. Kung napapansin nyo, ang naunang pangalan ng bagong virus ay NCOV-19. Ito ay dahil sa mga panahong na yon ay di pa nila naklasify ng buo ang bagong coronavirus na ito. Kaya may nakadikit na novel sa pangalan na ito. At nito lang February 4, 2020 ay naglabas ng opisyal na pangalan ang ICTV o International Committee on Taxonomy of Viruses na opisyal na pangalan ng virus na ito. Ito ay tinawag na SARS-CoV-2 o Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Ito ang napili nilang pangalan dahil ang genetic structures ng bagong virus ay hindi nalalayo sa noonang SARS-CoV-1 outbreak noong 2003. At nitong February 11, 2020 ay naglabas naman na opisyal na pangalan ang World Health Organization sa sakit na nakukuha mula sa SARS-CoV-2. At ito ay tinawag nilang COVID-19 o Coronavirus Disease 2019. Kumbaga, ang tawag sa mismong virus ay SARS-CoV-2 at ang sakit na dulot ng mismong virus na ito ay COVID-19. Tulad ng HIV o Human Immunodeficiency Virus ay ang mismong pangalan ng virus. At ang sakit na dulot ng HIV ay AIDS o Acquired Immune Deficiency Syndrome. Gaano nga ba kapanganib ang COVID-19? Sa mga nagdaang taon ay marami ng pagsubok sa kalusugan ang hinarap ng ating mundo. Siguro nga ay naabutan nyo na o narinig ang ilan sa mga ito tulad ng SARS, MERS, H1N1,
Ebola at iba pang mga virus outbreak sa mundo. Sa kabutihang palad ay nagapo natin ang mga sakit na ito. At ngayon, ang COVID-19 na naman ang panibagong pagsubok ang ating kinakaharap. Para mabigyan ko kayo ng magandang comparison kung gaano kalala ang virus na ito, hayaan nyo akong pag-usapan natin ng pahapyaw ang mga naunang epidemic viruses. Unang pag-usapan natin ang pinakamapinsalang virus na kumalat sa mundo, noong 1918. Ito ang mapanganib na Spanish flu na may 500 milyon na infected na tao at kumitil na mahigit 50 hanggang 100 milyong katao. Ang fatality ratio nito ay mahigit 15%. Ang susunod naman ang SARS-CoV-1 o Severe Acute Respiratory Syndrome noong 2002 hanggang 2004 na nanggaling pa rin sa China, Guangdong Province. Ito ay isa pang klase ng coronavirus na may 8,908 infected persons sa kasaysayan na kumitil ng 774 katao at ito ay may fatality ratio na mahigit 11%. Ang susunod naman ay ang H1N1 virus o mas kilala bilang swine flu. Ito ay kumitil na maraming buhay na mahigit kumulang 575,400 katao. At ngayon nabanggit ko na ang ilang mga pandemic na sakit na ating napagdaanan, subukan natin itong ikumpara sa kasulukuyang COVID-19 na ating kinakaharap. Ayon sa datos ng World Health Organization dated March 16, 2020, ang COVID-19 ay may 170,077 na cases nang naitala at kumitil na ng 6,525 katao. At sa kabutihang palad ay may 77,781 na ang gumaling sa virus na ito. Ang kasalukuyang fatality ratio ng COVID-19 ay mahigit 3% lamang, na sa kabutihang palad ay higit na mas mababa kumpara sa mga naunang epidemya na aking nabanggit. Kaya huwag kayo masyado mag-alala mga kaibigan, at siguraduhin lamang na sundin ang mga payo ng World Health Organization para maiwasan pa ang pagdami ng bilang ng mga infected persons. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang sintomas ng disease na ito. Maraming sintomas ang COVID-19. Kung ikaw ay nakakaramdam ng pag-ubo, mataas na lagnat, hirap sa paghinga, pamumutla at pagkahilo ay agad kumonsulta sa pinakamalapit na doktor para ikaw ay ma-check up ng agaran. Ayon sa World Health Organization, ang sintomas na ito ay maaaring magsimula pa lamang 14 na araw matapos kang magkakontak sa virus. Ang sintomas ng virus ay maaaring magkaiba sa bawat individual dahil tayo ay may iba't ibang immune system. May mga taong malakas ang immune at may mga taong ding medyo mahihina na, lalo na ang mga matatanda. Ayon sa World Health Organization, mabilis mahawaan ng COVID-19 ang mga maedad dahil medyo mahina na ang pangangatawan nito. Paano nga ba naipapasa ang coronavirus? Ayon sa mga naunang research, naipapasa daw ang virus sa pamamagitan ng moisture droplets na nanggaling sa bibig o ilong. Ito ay madalas mangyari pag babahing at uubo ang taong infected ng virus na ito. Kaya palaging inaabisuhan ng WHO ang mga tao na magtakip ng bibig tuwing uubo o babahing, lalo na sa publikong lugar, para maiwasan pa ang pagkalat nito. Paano nga ba maiwasan ang COVID-19? Una, ugaliin ang madalas na paghugas ng kamay gamit ang disinfectant soap. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Pag kayo'y nasa labas ng bahay, ay palaging magbaot ng alcohol o hand sanitizer na at least 70% solution at ugaliing mag-apply nito bago humawak sa mukha. Pakpan ang bibig at ilong tuwing kayo'y babahing uubo. Sa crisis na ito, ay mas mainam na ugaliin ang social distancing na hanggang 3 metro ang layo sa isa't isa. At kung kayo'y nanggaling sa mga lugar na may infected cases ng virus, lalo na sa mga nanggaling sa ibang bansa, ay mas mainam na magsagawa kayo ng self-quarantine sa loob ng 14 days o 2 linggo para maobserbahan kayo at masigurado na hindi kayo contaminated ng virus. At sa ngayon, ay bati din ng lahat ang isinasagawang preemptive measures ng ating gobyerno at pati na rin sa ibang bansa, tulad ng community lockdown at community quarantine. Mainam na sundin na muna natin ang patakarang ito dahil para din naman ito sa ikabubuti ng karamihan. At pagdating sa face mask, base sa payo ng World Health Organization, ay di kinakailangan magsuot ng mask ang mga tao kapag wala naman itong dinaramdam na sakit tulad ng ubo at sipon. Kinakailangan lamang mag-face mask kapag kayo ay may lagnat at ubo. Kailangan din mag-face mask ang mga may inaalaga ang sakit tulad ng ating mga health workers. Payo ng World Health Organization, kapag wala kayong iniindang karamdaman sa kasulukuyan ay huwag na magsuot ng mask para hindi naman maubusan ng supply ang ating mga health workers at ang mga higit pang nangangailangan. Ngayon naman ay pag-usapan natin kung anong klaseng face mask nga ba ang dapat gamitin. May dalawang uri o klase ang face mask ang nire-recommenda ng World Health Organization. Una, ang surgical mask. Ito ay disposable at dapat gamitin ng mga taong may karamdaman tulad ng ubo at sipon para hindi na sila makahawa pa ng ibang tao. Ang pangalawa naman ay ang N95 respirator.
Ito ang dapat gamitin ng mga health workers o ng mga taong may inaalaga ang may sakit. Makakatulong ito para ma-block ang 95% ng mga small airborne particles kung tama ang pagkasuot nito. Paalala lang mga kaibigan na dapat nasa wasto ang pagsuot ng mga face mask. Dahil kundi imbis na makaiwas sa sakit, ay lalo pa itong magbibigay daan upang magkasakit tayo. Para sa wastong paggamit ng face mask, just click the link in the description below. May gamot na nga ba ang COVID-19? Wala pang specific na gamot ang nagagawa o naiimbento ang ating masisipag na scientist sa kasalukuyan. Makakasiguro tayo na ginagawa nila ang kanilang lahat ng makakaya para mapusa ang virus na ito. Para sa live updates ng cases ng bilang ng mga infected persons ng COVID-19 sa buong mundo at ng ating bansa, just click the link in the description below. Kung may napulot kayong bagong kaalaman sa video na ito, please hit the like button. At dito nagtatapos ang ating talakayan sa linggong ito. Maraming salamat sa panonood.